are blessed and we are highly favored and deeply loved by our Lord Jesus Christ. Lord, we want to celebrate and we want to give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Mabuti na Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa my soul.
Lord, we want to thank you, Father God, for your everlasting love. For your love is new every morning. And your faithfulness is overflowing upon our lives. Lord, we thank you and we want to give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, Bible study tayo muna. Okay? So, praise God. Welcome natin ang bago. So, let us welcome yung bisita natin, Sister Jovina. I hope Lord, na magtuloy-tuloy ka lang dito kasi nandito si Shepherd. Nandito naman yung gitara ko. Tapos, nandito rin yung sumbok ko. Ito'y matagal na rin ito. Dala-dala ko kahit saan. Kung saan man ako nakaupo. Sabi mo, nandito lang. Hindi. Dala-dala mo ba iniiman niya? Iniiman ko. Tapos, pag nandito na ako, pupunta ako. Hindi, pag pupunta ako sa park, doon ako nagpa-practice. Kahit mga isang oras o 30 minutes. Maano ko lang yung... Kasi hindi pa ako masyado talagang asin. Yeah, kaya mo na. So, kung labas mo, message mo lang ako. So, pwede kitang turuan din print out ko yung chords ng gitara. So, pag may chords ka na kasi madali mo ng kung ano ang G, E minor, B minor, F, G, C. So, pag-aralan mo yun isa-isa hanggang sa memorize mo, tapos titingnan mo yung chords ng kanta, then kabisado mo na. Basta alam mo yung mga basic. Kasi ako, isang... Nagpapaturo pala ganyan. Tinuruan ko na siya, alam na niya yung D, E minor, tapos C, at saka G. Apat. Ngayon lang, oh, praise the Lord. Tapos, yun, sabi ko sa kanya na dito din ako sa hope natutong mag-gitara. Nung dumating ako dito sa Hong Kong, hindi ko alam. Hindi ko alam mag-piano, hindi ko alam mag-drum. Hindi ko alam mag-share ng Word of God. May ka-place din ako na magaling siyang mag-gitara at mag-piano at mag-kanta. Pero, ini-invite din niya ako sumama sa kanya. Pero... ang inatrasan ko, mahilig silang mag-inom. Kaya, hindi po ako sumasama. Nag-iiwas po ako sa... praise God din. Siyempre, kanina umaga, nagpipray kami ni Shepherd na sana... Nung Friday holiday ko, may apat din akong nadala dito. Kaso lang, mini-message ko sila. Hindi naman, hindi daw nilalabas. Hindi naman natin... Mayroon bilitin ko. Mini-message ko sila. At least as in na... ganun din kasi ako nung mga naranasan ko dito. Nakapokus ako dito sa ano, sa gitara. Basta, nagbabasa ako ng Bible. Doon lang ako nakaano. Kaya yung friend ko din na natulad sa kanya. Sabi ko, yan. Nung sabi ko... paglalabas ka at lalabas ako, sama ka sa akin. Ayaw mo. Ngayon, nakatagpo ka ng kaibigan na ikaw na nagbabayad ng utang niya ako sa kanya. Kasi mahirap. Mahirap. Tapos, alas 10 kami nagkita. Pag ano ko pa lang, na nagpipili-pili na siya ng damit. Siya doon sa inanuhan namin. Hawak ko na ito. Hawak ko na ito. Hawak ko na yan. Lambot, oh. Sabi ko, ganun na yun. Sabi lang noon niya siya. Siya ang nauna yung nagsabi sa akin, ang lambot daw ng jacket. Tapos, yun na. So, talagang may purpose ng Panginoon na hindi accidentally na nagkita kayo, but is already planned. Ang bilis lang eh, alas 10, 9 o'clock, nag-uusap pa lang kami ni Sis Jim kasi kagabi nilalamig ako. Pag hindi ako nilalamig nung kagabi, 7 o'clock na sa... Buti hindi na sa akin. 7 o'clock, nasa Nanpong na ako. Pag Sunday, ang aga ko dun sa church, ang mga ini-invite ko, busy-busy sila. Sabi na, ay, thank you, may pupuntahan din ako. Pag Sunday, ang aga ko na dyan, 7, basta, pag sa 6 o'clock kasi, yung mata ko, gising na, pag alam na Sunday. Tapos, gising ang diwa mo. 7 o'clock, kasi 1 hour lang naman biyahe. 7 o'clock, nasa ano na ako. Doon ako sa, ayun, nag-iikot-ikot na ako. Tapos, sabi lang ng mga kasistiran sa akin, ay sis, nilakad ako. Next time na lang. Siyempre, ganyan, pag ganun kasi, naka tatlong beses akong nag-share. Sabi niya, saan ang lakad mo sis?
Siyempre, tawa-tawa lang muna. Ah, next time na lang, sasama ako sa'yo ulit. Eh, hindi ko na pinitin. Basta pag once na naka-invite na ako ng mga apat, ilit go, pupunta na ako sa church. Hindi ako pumunta ako alas 9, dito na ako sa church. Oo, nagbabasa na ako ng ano, kung ano nung pwede kong mabasa. Mabasa. Kasi, pag si Lord talaga ang ano, minsan, ini-ignore ako eh. Pag once na ini-ignore ko siya, makatatlong basis na akong ini-ignore, Lord, ikaw na pala sa akin, at least nakasira ko. Ganun.